Invest in what you know. Peter Lynch. Good evening mga idol. Welcome back to Stock Market U. No, etong si Peter Lynch, isa sa mga idol natin yan, no? So sinabi niya, invest in what you know. No? If you can't explain why you bought a particular stock to a fourth grader, kalimutan mo na, no? Hindi dapat ganun ang style. Alright? Burahin lang natin to mga idol. So kung nag-invest ka kay Dito or kay Converge, no, yung mga young blood, if you're thinking na kaya nilang if you're thinking that they can give a good run, no, kay Globe and Smart, then you can invest dito sa young blood stocks na to. Pero marami pang variables na pwedeng tignan. Mga Dito natics, yan. Pakapi naman kayo. Mas maraming masayang Dito natics na papansin ko sa Instagrams, social media, lahat, no, ng platform. But remember, no, hindi ka pwede mag-relax dito. Hindi, hanggat hindi mo nare-realize yung gain mo, or isa sa common mistakes, no, ng mga investors ang masyadong masaya sa stock market. Lalo na pag nakakuha na sila ng triple digit gains, no. Feel mo parang genius ka, 'di ba? Pero according to Albert Einstein, 'di ba? And ako naniniwala din ako, kaya gustong-gusto ko na parang I need to learn something, I need to learn more, no. Sabi ni Albert Einstein na the more I learn, the more I realize how much I do not know. So relax lang tayo mga idol, marami pa tayong dapat pag-aralan. At ito, everyday meron tayong natututunan sa stock market, no. Anyway, ang haba na ng kwento natin. So si Dito, all-time high niya 17, no. Nabalikan ko na to. Kung titignan natin, no, that was 1997 pa, no. And yung manipis na candle na yan, during ISM days pa to. Syempre, iba na yung Dito CME Holdings ngayon, di ba? And tingin ko, medyo manipis lang yan. And since law of inertia, may momentum pa to si Dito, mukhang tatagusin niyang 17 pesos per share tomorrow, no? Kung ako magko-call nito, babasagin niyang 17. Mag-gap up to again tomorrow, no? Pero ang style dito, no, kung gusto mong pumasok bukas, huwag kang sasabay sa opening. Yun lang ang tingin ko rito. Huwag kang sasabay sa opening kasi sigurado gap up yan. May chance na ibababa ng konti yan doon ka bumili. So kung nakita mo opening niya 16.80 agad, huwag kang maghabol, no? Steady ka lang, magkakaroon kang chance makabili sa around 1650, 1660, or 1640, or baka mas mababa pa, di ba? So nakikita ko ng resistance dito is 17 pesos per share. So yun na yung resistance niya. Lagay natin dito, yan, 17. Ayan, 17. O, basta, yan, 17. Yan yung resistance niya. Tingin ko babasagin tomorrow. And RSI nito nasa, alam ko 70 plus pa lang eh. Hold on mga idol ah. RSI nasa 77. So, kaya nito, no? Kung titignan mo yung ugali nito, kaya nito umakyat ng 90 plus, 92, and then 93 last time. So, marami pang leg to. Good enough para basagin yung all-time high. Tingin kong tinitignan ng karamihan ng investors dito or gusto mag-TP or target price na gusto nila kung saan sila gusto magbenta. Tingin ko nasa 20 na psychological resistance. So malalaman natin yan bukas kung gaano kalakas tong stock na to. And tingin ko yun na yung labanan dito, nasa 20. No? And syempre, if anything happens na hindi mo inaasahan, titingin ka dapat ng support. No? For me, itong binasag niya na 1450 recently, yun yung tinitignan kong support kay dito in the short run. Yan. Okay. So tigdin din natin yung ano, yung MACD niya kasi nag-cross na tong MACD eh. Nakaraan humalik lang eh. Ngayon, no, pinatungan na mga idol, no. So hinalikan tapos pinatungan. Yan. Ayos ba mga idol? So alam na, meron pa tong run bukas yung RSI 77 lang. And yung EMA niya, tignan natin yung EMA. Okay. So, EMA 9 and 26, medyo maganda pa rin, no? Above pa rin yung red line dun sa green line. Okay? So, pag tinignan naman natin sa weekly, yung EMA, ganun din.
mas malawak pa nga yung gap ng red line to green line. For me, yun, inaabangan dito yung actually around 20 pesos area. All-time high 17, support 14.50, resistance is 17, pero mas nakikita kong resistance is yung 20 na psychological resistance. And for me, no, pag nag all-time high ang isang stock, no, especially 1997 pa yon. Pag nag all-time high yan, normally may another run pa yan for I think nasa 30% after that. So after 17, compute niyo na lang. So plus 5.1, 'di ba? So mukhang kaya mag 20 plus and then dun siya magkakaroon ng correction after that. Based on my opinion 'yon, mga idol. Okay, so mukhang maraming masaya kayo dito. But remember lang, don't celebrate too early. Okay? Kailangan cautious tayo. Tsaka may plan. All right. Next, si Converge. Converge tayo, isang partner ni ito yung mga young blood, no, na pwedeng lumaban kay Tel or Smart and Globe, no. Pag tinignan mo to, mga idol, ilan volume nito? Kanina 390 million. Si dito kanina more than 2 billion. Lakas. Nakikita mo, binasag na tong yung IPO price niya at 16 eh. No? So, may momentum talaga to. So, magiging support na ngayon yan. Yung 16.80 IPO price ni Converge, it will now act as a support. No? And pag kung familiar kayo sa cup and handle or cup without handle, nag-form siya ng cup without handle. No? Itong letter U na yan. Okay. So, eto, no? So, nag-form siya ng U dyan. Binasag niya itong resistance na 16.80. And, yun, medyo maganda yung naging galaw ni Converge, no? Again, all-time high itong, parang si dito, all-time high itong 18.12 na to. And, tignan nga natin yung unserved bid. 18.12, okay lang. Dito, ang lakas ng bid eh. Tingin ko may run up pa to, no? Maghahanap to ng pwesto kung saan siya pwede mag-consolidate eh. And tingin ko rin, psychological resistance, nasa 20. No? Ang RSI nito, tingnan natin RSI ah. RSI, 76, no? First time niya umabot sa range na yan. Pero yung RSI, hindi pa overbought yung level na yan. For me, may run pa to. And yung EMA niya, ganun din, nag-cross tapos nagbuo ng upward movement. No? From this one after consolidation, dito siya nag-start. Eh. Umakyat siya ng ayan, mga nasa 15-16%. Diba? 16%. Ganda. So, ang play ko dito, kung may hawak pa ako nito, siguro titignan ko kung kakayanin yung 20. Yun na yung tinitignan kong psychological resistance. And support, syempre, itong kaka-break pa lang ng 16.80. No? Eh, maghahanap pa ito ng area kung saan siya magko-consolidate. Mukhang may lakas pa si Converge. Eh. Nakatulog din ito ng matagal-tagal. Eh. Okay. Sino pa ba? Ito, request to sa akin ni Idol Mark Panyoso, no, branch manager ng UCPB. Shout out sa'yo. Yan, request niya si PHA or si Farah. No, pangalan nito, Farah. RSI, maganda, nasa 60 area lang. May unserved bid na 540,000 shares. Alright. And, hold on na. Support na nakikita ako dito, nasa 2.50. Pero hindi strong support yan. Initial support lang. Tingin kong matibay na support talaga dito is nasa 2. Tingin ko hindi na, based on my opinion, parang binigyan na tayo ng chance bumili kay PHA nasa around 2. Binaba pa ng 2 yan ilang araw, no? Tingin ko medyo matibay itong 2 pesos per share na to moving forward as a support. And nakikita kong resistance dito nasa 3 pesos per share na psychological resistance. So, yung mga scalpers dyan, pwede pa sila bumili dito around this area. Excuse me. Excuse.
around this area, no? Then sell near 3 pesos. So, yun yung play dyan. Kung ako nakikita ko dito, long term ako kay PHA, nakikita kong resistance na nasa 3 area. So, medyo nagkaroon siya ng mini consolidation dito, 2.2 to 2.4, 2.5 area. And malakas to, maganda rin story nito, fintech, no? And isa to sa mga small cap na pwedeng umangat din, na market cap nito, nasa 5.86 billion lang. Just to put it in context, no, si Merrimart, nasa 50 billion na. And normally, yung mga blue chips, more than 100 billion yung market cap niyan. So, kahit na mag times 10 yung price ito, still nasa 50 billion pa lang, di ba? Pero syempre, kailangan suportahan niya ng earnings, not just speculations. Alright, PHA dito, Converge PHA. ASEN, no? Isa pang malakas to. Papasok to sa index by August, mga idol, abangan nyo. Actually, si Converge, malaki yung chance na papasok yan sa index, mga idol. Ha? Try nyo mag-research, mga idol. Mukhang papasok si Converge sa index by August and most likely na matatanggal DMC. I may be wrong, pero search nyo na lang. Tanong-tanong din kayo, mga idol. Alright, si ASEN, no? Ang lakas. Kanina, isa pa to, hindi nagpaiwan. 7.34%. Ganda ng momentum. Unserved, 5 point something million. Ganda. Blue chip na blue chip yung galawan nito. No, malapit na. Pag umangat ng more than 10 pesos to, tingin ko medyo elepante na to. No? Hindi na ganun kabilis yung akit niya. Pero right now, meron pang room for improvement. Malaki-laki pa yung gagalawin. Based dito, syempre, resistance, nakikita ko, psychological, 8 pesos na. May nakikita ko tong resistance na to, malakas talaga at 8, no? Malalaman natin bukas, magkakaalaman. Okay? Pero syempre, after that, resistance na nakikita ko, nandito na. Around 9.5 area. Okay? Support, napakatibay nitong support na to nung effective na yung SRO, additional shares. Isa ako sa mga hindi nakabili dahil binarat ko si ASEN, no? 5.80 tapos nag-bounce na. Here. Yan, sa area na yan. Malakas siya dyan. So, nag-aabang ako ng below 5 noon eh, pero hindi ako pinagbigyan. So, congrats sa inyo mga idol, no? After that, nagkaroon ng run-up na from 5.80. Yan, right now, nasa 30%. Not bad. Diba? And ito mga idol, ha, pagpapansin ninyo itong chart na to, yung candle na to, zoom ko lang. Ha. Yan. Search nyo, Google nyo mga idol, itong red candle na to, itong parang doji and huge green candle. Pag sinearch nyo yan, search nyo, bullish abandoned baby. Yan ang nakikita ko rito mga idol. So, kapag ganyan yung pattern, no, tsaka talaga malakas, mukhang kakayanin itong 8 pesos in the coming days by ASEN. So, ayun, sino pa ba? ASEN, PHA, dito, Converge. Ito, sisingit ko lang. Hindi na ako magsasalita. No? Hindi na tayo... Yung charting nito, wag nyo nang pansinin. No? Halatang halata na may nag... Yung jockey kinokontrol, yung hinete nito. No? Pero tingin ko, deremate to, bigla na lang ito tulak to. No? And mukhang maraming pinapagpag tong stock na to. Fundamentally, gustong-gusto ko talaga to eh. Pero yung chart, ayoko na magsalita dito sa chart. Bigla na lang itutulak yan. Huwag naman pababa, di ba? Paakyat naman. Okay? Singit ko lang yan, si Tech. Hindi na ako magsasabi dyan. Okay? Yung jockey lang nakakaalam yan. Bahala na kayo. Okay. So, I guess, yun lang muna mga idol. Thank you for watching and have a nice day.